si Teacher Girlie at si Teacher Ayan. Sa video ito ay papakita namin sa inyo ang ilang isa sa mga halimbawa ng video lesson na kung saan makakatulong sa mga mag-aaral na may iba't ibang kakayahan sa pagkatuto, gaya na lang ng mga visual learners, auditory learners, the reading and writing learners, at the kinesthetic learners. Handa na ba kayo? Halina't simulan natin. Magandang araw, class. Kumusta kayo? Hinihingi ko nasa mabuti kayong kalagayan. Sa araw na ito ay may panibagong paksa tayong tatalakay. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang mga layunin na dapat ninyong makamit pagkatapos ng itinakdang oras. Layunin. Pagkatapos ng itinakdang oras, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakatutukoy sa mga masisining na mga salitang ginamit sa tula at lubusang maunawaan ang ibig sabihin nito. Naiugnay ang mga karanasang nakapaloob sa tula sa mga pansarili at karanasan ng iba na maaaring nasaksihan, naranasan at narinig. Nakasusuri sa mga bahaging nagpapakita ng malawakang imahinasyon at damdaming nakapaloob sa akda batay sa teoryang romantisismo. Naipaliliwanag ang bisa ng pagkagamit ng kalikasan at kapaligiran sa pagiging masining ng akda. At panghuli, nakagagawa ng poster slogan, pagbibigay interpretasyon sa isang kanta at nakapagsasadula batay sa tulang binasa. Upang mas lalong gumanda ang araw ninyo, ay may papanuorin tayong isang nakakilig na video na may kaugnayan sa paksang ating tatarakayin. Handa na ba kayo? Nagustuhan niyo ba ang inyong napanood? Ano kaya ang mensahe ng inyong napanood? Ano kaya ang kaugnayan ng video ito sa paksang ating tatalakay ngayon? At ngayon ay babasahin na natin ang tulang pinamagatang Sa Tabi ng Dagat ni Alfonso Santos. At makakasama niyo na ngayon si Teacher Girlie. Magtatampisaw. Okay. Yung pangalawa naman,
nanginig ay nahihiya. Yung pangatlo, kinuyog. Ano naman ang ibig sabihin ng salitang ito? Tama! Ang ibig sabihin ng salitang kinuyog ay hinawakan ng maliin. Yung pang-apat naman, sakong. Ano kaya ang ibig sabihin ng salitang sakong? Tama! Ang ibig sabihin ng salitang sakong ay palampakan. Yung pang-apat naman, ay yung panghuli, gaganyakin. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang gaganyakin? Magaling! Ang ibig sabihin ng salitang gaganyakin ay papasiglahin. Okay! Salamat at nakilaho kayo sa ating ginawa paghahawa ng balakid. So ngayon, ano naman ang gagawin ng isang mabuting mag-aaral habang ang kanyang guro ay nagsasalita sa harapan? Okay, umupo ng maayos. Ano pa? Unawain ang binabasa. Maaasahan ko ba ang mga yan sa inyo? Okay, mabuti kung ganoon. Sa tabi ng dagat ni Ildefonso Santos. Marahang-marahang manaog ka, irog, at katay lalakad. Maglulunoy ka tang payapang-payapa sa tabi ng dagat. Di na kailangan sapnan pa ang paang binalat sibuyas. Andaliring garing at sakong nawari kinuyom na rosas. Manunulay ka ta habang maaga pa sa isang pilapil na nalalatagan ng damong may luha ng mga bituin. Patiyad na tayo ay maghahabulang simbilis ng hangin, ngunit walang ingay, hanggang sa sumapit sa tiping buhangin. Pagdating sa tubig, mapapaurong kang parang nangingimi. Gaganyakin ka ta sa nangaroroong mga lamang lati. Doon ay may tahong talabat-halaang kabigha-bighani. Hindi kaya natin mapuno ang buslo bago tumanghali. Pagdadapit hapon, katay magbabalik sa pinanggalingan. Sugatan ang paa at sunog ang balat sa sikat ng araw. Talagang ganoon. Sa dagat man, irog, ng kaligayahan, lahat, pati puso ay naagnas ding marahang marahan. Ako ay natutuwa na nabasa mo na ang tula. Ngayon ay may inihanda akong mga katanungan. Ano ulit ang pamagat ng tula? Magaling! Ang pamagat ng tula ay sa tabi ng dagat. Sino naman ang sumulat ng tula? Tama! Walang iba kundi si Ildefonso Santos. Patungkol saan naman ang tulang iyong nabasa? Magaling! Ito ay tungkol sa pag-ibig. Patungkol saan naman ang nilalaman ng tula? Tama! Ito ay tungkol sa magkasintahang nahuhumaling sa isa't isa at handang ialay at gawin ang lahat para sa kanyang napupusuan. Ngayon, class, balikan naman natin ang bawat saknong ng tula. Pansinin ninyo ang unang saknong, class. Paano inilalarawan ng lalaki ang kanyang iniirog? Magaling! Inilarawan niya ito sa mga pahayag na binalat sibuyas at wari kinuyom na rosas. Ngayon, ano sa tingin ninyo ang maiambing kapag sinabi natin binalat sibuyas? Tama, pinapakita dito ang busilak na kaputi ang taglay ng kanyang kasintahan. Ano naman kapag sinabi nating waring kinuyom na rosas? Magaling! Sinasabi rito na malapor sila na ang balat ng kanyang iniirog. Sa ikalawang saknong, class, ano ang ibig sabihin sa mga pahayag na simbilis ng hangin at luha ng mga bituin?
Tama! Ang luha ng mga bituin ay sumisimbolo sa hamog at ang simbilis ng hangin ay nangangahulugang mabilis na naghahabulan ang magsing-ilog. Ngayon, ano ang naisipahiwatig ng ikalawang saknong? Mahusay! Ibig sabihin, sinusulit nila ang kanilang oras at panahon na sila'y magkasamang masaya? O sinusulit nila ang kanilang masasayang araw habang maaga pa? Sa ikatlong saknong, ano ang mga pangyayari o ginagawa ng magkasintahan dito? Magaling! Sila ay namumulot ng mga tahong at talaba. Paano ginaganyak ng lalaki ang kanyang kasintahan? Tama! Nagaganyak niya ang kanyang kasintahan sa pumulot at pagbibigay niya rito ng mga lamang dagat. Ano kaya ang ibig sabihin nito tungkol sa karaniwang ginagawa ng mga kalalakihan? Magaling! Gumagawa ng paraan ang mga kalalakihan upang mapaligaya ang kanilang iniirog. Nagbibigay ng kanilang mga pangako na handang gawin ang lahat para sa minamahal. Sa huling saknong naman, ano ba ang kinahinatnan o ano ang kinahinatnan matapos ang paglalakbay ng magsing-irog? Tama, sugatan ang kanilang mga paa at sunog ang kanilang mga balat sa sikat ng araw. Ano kaya ang ibig sabihin nito sa isang buhay pag-ibig ng isang magkasintahan? Mahusay! Hindi natin maiiwasan ang pagdating ng mga problema na siyang magdudulot ng sakit at maaring magwasak o susukat sa katatagan ng isang relasyon. Batay sa tulang ating binasa, anong katotohanan ba tungkol sa buhay pag-ibig ang pinapakita nito sa atin? Magaling mga bata! Pinapakita ng tula ang saya at pait sa isang relasyon, na ang lahat ng bagay ay may katapusan. Ngunit, laging tandaan na ikaw ay mag-aral muna ng mabuti dahil ang tunay na pag-ibig ay nakapaghihintay. Sa tulang ating binasa, ginamit ng may akda ang kalikasan upang maging malawak ang kanyang imahinasyon sa paghahalintulad sa katotohanan ng buhay. Dahil sa masining na pagpapahayag ng kanyang ginawa, lumitaw ang tsoryang kanyang pinagbabatayan sa pagbuo ng tula. Ito ang tsoryang romantisismo. Dahil dito ay kinakakikitaan ng madamdaming pagpapahayag ang kanyang tulang ginawa. Para naman sa pangwakas na gawain, ngayon ay papangkatin namin ang klase sa tatlong pangkat. Ang unang pangkat ay gagawa ng rap, ang pangalawang pangkat naman ay ipipili ng kanta at bibigyan ito ng interpretasyon, at ang ikatlong pangkat naman ay magsasodula na may kaugnayan sa paksang ng tulang binasa. At para naman sa pagmamarka sa inyong mga gawain, ito ang magiging pamantayan. Sa paggawa ng rap, lalaman 5 puntos, pagkamalikain 2 puntos, kaangkupan sa paksa 3 puntos na may kabuang 10 puntos. Sa pagbibigay naman ng interpretasyon sa isang kanta, kabihasaan 3 puntos, kaangkupan sa napiling kanta 5 puntos at pagkamalikain 2 puntos na may kabuuan ring 10 puntos. Sa pagsasadula naman, nilalaman 5 puntos, pagkamalikain 2 puntos, kabihasaan 3 puntos na may kabuang 10 puntos. Dito nagtatapos ang talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pagkakalig.